sa asawa, sa kaibigan, sa katrabaho, o sa boss mo. Tanong mo, sagot ko. Tuwing Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Maaari kaming mapanood sa Channel 224 sa Sky Cable at sa lahat ng TV Plus boxes at free-to-air TV. Pwede ding mapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio. Meron ding live streaming sa facebook.com/DZRJ810AM. At sa aming YouTube channel, RJ News PH. Tandaan! Ang buhay ay parang batas. Paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa'yo. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas. Okay, sabi ayan niya, good day po, Attorney. Ang kaso namin nasa Court of Appeals na kung may desisyon na natalo kami, may chance pa po bang ma-reopen namin ang kaso? So, ang nangyari, meron silang appeal sa Court of Appeals. Natalo sila, hindi pa? Kung matatalo raw ba sila, meron pa raw bang chance na ma-reopen ang okay kaso? Explain mo yan. Alam, ang reopening, yan. Hindi reopening, pero kung ang tinatanong mo, pwede pa bang i-appeal? Pwede pa bang questionin kung sakali man mali ang desisyon ng Court of Appeals? Charlie, maraming beses nang nagkamali ang Court of Appeals. Kasi mga tao rin yan. Kaya sa sistema natin ng judiciary, merong levels ng appeal. Such that, kunwari, merong desisyon ng Court of Appeals at tingin mo mali ito, pwede mo siyang iakyat sa Korte Suprema. Pero, limitado lamang ang mga grounds ng pag-akyat ng kaso sa Korte Suprema. Siyempre naman, hindi mo kailangan, hindi mo pwedeng ungkatin yung dapat ay hindi na inuungkat. Ang pero, general rule ko kasi sa appeal ay hindi na binubuklat talaga lahat ng mga facts. Kasi dapat, ang dapat nangyari dyan, napag-usapan na yan sa ilalim na Korte. Hindi mo pwedeng hindi baguhin, hindi mo pwedeng ibahin. Open na buo. Pero discretion, again, ng Supreme Court kung gusto niya. Pero pwede lang ho kayo mag-akyat sa Supreme Court. Yung usual is petition for certiorari. Mm-mm. Rule 65 ng Rules of Court, which is grave abuse of discretion. Ibig sabihin, yung mababang korte, mababang kapulungan, ang sinasabi ay maling-mali talagang ginawa nila. To the point na parang naging bias na sila in favor of one party or talagang meron silang inignore o hindi pinansin na batas. Sa ganung banda, pag pinakita nyo yun sa Supreme Court na nangyari nga yung mga ganitong bagay, pwede nilang baliktarin ang desisyon. Or Rule 45, error on a question of law. So, hindi question of facts ang bubulat-latin, kundi mali sa batas, kumbaga sa pag-apply. Meron pang isa pang paraan, ang tawag natin dito annulment of judgment, pero again, limitado lang yung pwede mong gawin dito. Kasi pag pinapa-annul mo ang isang judgment, sinasabi mo, yung mababang korte, walang jurisdiction, o merong fraud na nangyari sa baba. Again, mahirap patunayan. So, lack of jurisdiction or fraud. So, Charlie, ang tanong sa sagot mo... Ang sagot sa tanong mo ay, yes, pwede pang mabago ang desisyon kung iaakyat mo to sa Supreme Court or gagamit ka ng ibang remedies tulad ng petition for annulment of judgment. May problema ka ba sa asawa? Sa kaibigan? Sa katrabaho? O sa boss mo? Tanong mo, sagot ko. Tuwing Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Maaari kaming mapanood sa Channel 224 sa Sky Cable at sa lahat ng TV Plus boxes at free-to-air TV. Pwede ding mapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio. Meron ding live streaming sa facebook.com/DZRJ810AM. At sa aming YouTube channel, RJ News PH. Tandaan! Ang buhay ay parang batas. Paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa'yo. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas.